Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal siya na May Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya inaligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina May at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong naka 15 minute break lamang po ako, no, ay yung mga nababasa po natin sa Instagram at sa Twitter na pang-aakusa ng mga nasaktan at itinaktwil na po si May Mendoza at Alden Richards. Inaakusahan po nila si May at Alden ng panloloko sa mga taong mahal na mahal po sila. Panloloko dahil po sa mga pangakong napako at mukhang hindi na matutupad pa. Klaruhin po natin yan dahil ang gusto po nila ngayon ay magalit ang karamihan kay May Mendoza at kay Alden Richards, lalong-lalo na po kay Menggay. Sa kabilang banda naman po, wala na naman pong magawang matino ang mga bayarang media at mga bayarang tabloid. Sinisiraan na naman po nila ng sinisiraan ng mga Alden fans na patuloy po na sumusuporta kina May at kay Alden sa kabila po ng proposal kuno. Ang saganang akin lang naman, baka hindi nila mapatunayan yung sinasabi nila na paninira po sa mga Aldog fans, no? Hinayaan na nga po kayo ng ibang mga Aldog fans sa sarsuela ninyo, pati ba naman ang mahalin si May at saka si Alden, pagbabawalan nyo pa po sila, diba? Kung pagtatampalin ka ko isa-isa dyan, ano? Tara po at pag-usapin natin ang mga bagay na yan at bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po ang pagsuporta at pagmamahal kina May Mendoza at kay Alden Richards nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa nyo po ang buong Pinas showbiz news ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, no, kung ano pang hinihintay mo, mag-subscribe ka na. Okay? At bago nga tayo magpatuloy pa, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Bridgetta Nogra. Sabi niya po rito, Mr. Pinas, awang-awa ako sa mukha ni Alden. Sa totoo lang, update mo na lang ang inaabangan ko. Nasaktan ako, lalo na nang makita ko si Alden na lugmok ang mukha. Mr. Pinas, hanggang kailan ang paghihirap nila Alden at May? Sana mag-reveal na sila para mapahiya ang mga sarsuela at ang panot na yan. Hawak pa rin natin ang katotohanan. Tama kayo, hanggat di pa nila inaamin at di pa natin nakikita ang kasal ni panot at May, di tayo susuko. Continue praying ADN, God bless us all. Yun po yung tutuldok sa lahat, Miss Bridgetta Nogra. Once na si May Mendoza together with Alden Richards, ulitin ko ha, hindi po pwedeng magkahiwalay. Alden Richards with May Mendoza, kapag silang dalawa po ay nagsalita, kung ano man po ang sabihin nila, yun po ang tutuldok ng lahat. Diba? Hanggat wala po silang nangyayaring ganun, hanggat wala pong pakikipag-usap mula sa kanila, hindi po matitigil ang lahat ng ito. Maniwala po kayo dahil po ganun po kamahal ng mga Alden fans si May at saka si Alden. Thank you so much po sa inyong pagiging tunay at totoo, Miss Bridgetta Nogra, and God bless din po sa inyo. At ang ikalawa naman po nating komento ay mula naman po kay Miss Belinda, no? Miss Belinda Caravana. Sabi niya rito, Thanks Mr. Pinas update, ako ay nasaktan din sa proposal na naganap because I love Alden and May. Never give up ako sa Aldab, Richard. Ano mang trials na dumating sa kanila, ay patuloy pa rin po akong susuporta sa kanila dahil sila ang totoo. Napansin ko lang na tila si Alden at May ang binabastos ng ganito. Dapat ay basagin nila ang mga issues na ganito at kahit magalit pang management nilang dalawa, ay ipamukha nila na irrespeto naman sila. Sana may batas na sa mga fake news, all love forever. Naku, meron na po yan. Sana po talaga, no? Magpatuloy po yung ganun para mahinto yung mga ganyang bagay. Kasi, totoo naman eh, lahat ng sinasabi ng mga all love fans ay may resibo po. At lahat ng ito ay hindi po nila gawa-gawa dahil ito po ay nagmula mismo kay Alden.
Diba? Para nga po matigil ito. Ganto lang yun eh. Marap kayo sa camera. Sabihin niyo sa mga fans na tama na. Wala nang pangako. Diba? Ganun lang kasimple. Pero wala. Sila po ang nagsabi noon pa man. Diba? Na hindi mawawala at forever yan. Maraming maraming salamat po sa inyong komento, Miss Belinda Caravana. At ang ikatlo naman natin komento ay mula naman po kay Miss Maria Betcama. Sabi niyo po rito, huwag niyong sisihin si Ming sa mga nangyayari. Alden have no guts to speak about the real score between him and Ming. Sa ngayon, mahalaga pa rin talaga kay Alden ang kanyang career. Sobra na ang sakripisyo ni Ming sa pag-unawa sa kanya. Let them be na lang kung saan sila masaya pareho. But stop condemning Ming. Ito ho yung sinasabi ko sa inyo. May mga side na sinisisi si Alden. May mga side naman na sinisisi rin si Ming Mendoza. Okay? And I respect your comment, Miss Maria Betcama. No? Binasa po namin ang inyong komentong ito. Baka po kasi sabihin nila, puro na lang kami kay Alden, puro na lang kami kay Ming. Nandito tayo para mamagitan. Okay? Marami hong nangyayaring ganyan ngayon eh. Sisi dito kay Ming, sisi dito kay Alden. Pero in reality, hindi nila alam ang tunay na nangyayari. No? Parehas may pagsasakripisyo, parehas may kasalanan. Yun naman talaga yun. Parehas may pagkukulang. Diba? So, sana wala na po munang sisihan. Dahil pare-parehas pong naaapektuhan eh. Ang nasyon, si Ming, at saka si Alden. Thank you po sa inyong comment at na-appreciate po namin yan. At pumunta na nga tayo dito, no? Unahin po muna natin itong pinakakalat nila tungkol sa Aldab Nation. Sinisiraan po kasi ng mga bayarang media at mga bayarang tabloid ang Aldab Nation. Dahil ayaw pa rin sumuko ng mga Aldab fans kinaminat kay Alden. Yun bang kahit anong mangyari kay Ming, kahit anong mangyari kay Alden, talagang susuporta at susuporta pa rin sila kay Ming at saka kay Alden. Anumang proyekto, anumang mga produktong kanilang i-endorso, Ming at Alden pa rin ang kanilang susuportahan. At dahil nga dyan, nagkaroon po ng gawa-gawang kwento. Ang gawa-gawa po ng kwento na itago na lang natin no, sa tabloid na abante sa pangunguna ni Christopher Ming. Okay? Ay yung gawa-gawa pong kwento na ito raw pong mga Aldab fans, no? Sinasabi na mayroon pong anak si Ming Mendoza at Alden Richards at itinatago lamang ito sa isla, no? Ang pagkakasulat niya rito, ikinulong ang bata sa isang isla. Ganyan po. Yan po yung kanyang pagkakasabi. Okay? At hinahamon pa nga raw po sila ng mga Aldab fans na ito na puntahan yung isla para maipakita nila na nandun yung bata. Okay? Una sa lahat, no? Wala pong ganyan na wala po kaming ganyang istorya, no? Na nababasa po sa mga Aldab fans. Ang dami po namin kilalang mga Aldab admin na wala pong nagsasabi na ganyan na kinukulong ni Mina tsaka ni Alden ang anak nila sa isang isla. Napakalaking kasinungalingan po ng sinasabi niyang nagsulat ng artikulong yan para lang po itong mga Aldab Nation ay mapahiya, kagalitan ng iba. Diba? Ganto po sila katakot sa Aldab Nation. Ang tanong ko nga lang, ano bang kasalanan ng mga Aldab fans sa inyo? Bakit kailangan nyong sirain ang reputasyon at imahe ng Aldab Nation ng ganito sa publiko? Diba? Siyempre, hindi makakapagsalita ang mga Aldab fans dahil wala naman tayong hawak na media. Diba? Ang media ay nasa panig nila panot. Sino ho yung may hawak niyan? Okay? Napakasisinungaling po ninyo. Wala pong nagmumulang ganyang impormasyon sa mga Aldab fans na nagkakaroon ng kulungan, no? Anong gagawin ng bata? Kikukulong sa isang isla? Pagdadagukan ko kaya kayo dyan, diba? At para naman po sa sentro ng ating mga updates, ito na po yun, no? Kung saan si Ming Mendoza at Alden Richards ay inaakusahan po ng panloloko. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Pwede po kayo na magpahinga na muna, no? Hanggat na may ongoing sarsuela kinaminat kay Alden, magpahinga na lang muna, tumahimik na lang muna. Dahil kung hindi po ninyo pipigilan ang inyong mga sarili, maiintindihan ko na kayo po ay makakapagsalita ng hindi maganda kay Ming Mendoza at kay Alden Richards. No? Tulad po ng mga nababasa natin sa Instagram at sa Twitter, meron talagang mga now signing off na, di ba? Ayaw na nila. At sinasabi nila na
si Mina tsaka si Alden ay nanloko lamang sa mga taong mahal na mahal sila. No? Ito po yung panloloko na hindi na po nila matutupad ang mga pangako nila sa buong Alden fans. Lalong-lalo po kay May Mendoza na galit sila ngayon. Okay? Dahil nitong 2022 lang, no, sa interview po ni May Mendoza kay Celeste Tubiera, siya ang nagsabi na ang Aldab Nation ay nasa kanyang puso, na si Alden Richards ay hindi niya buburahin at pipiliin niya talaga na hindi burahin ito. Wala po siyang binanggit na kahit anong panot kundi si Alden Richards lang. Yan po yung sinasabi ng mga nagpaparatang kay Min at kay Alden na sila po ay nanloloko na mga taong nagmamahal sa kanila. Pinarahan lamang, ginamit lamang para silang dalawa ay sumikat. Naiintindihan po namin kayo. Ang hindi lang namin maintindihan, bakit kinakailangan nyo pang i-bash ng ganyan si Main at saka si Alden. At ito yung sinasabi namin, na kung si Main at saka si Alden ay hindi magsasalita, darami pa, dadami at dadami pa ang mga ganyan, no, nasasabihin sa kanila. Kaya sana, hanggat maaga pa, no, ay magsalita na si Main at saka si Alden. Dahil ang dami nang naghihintay ng kanilang mga statement sa ganitong pangyayari. Nagkakagulo na ang mga sumusuporta sa kanilang dalawa. But then again, nandito po ang buong Pinas Showbiz News ngayon para i-neutralize ang lahat, no? Para gawing payapa ang lahat at panindigan po natin ang lahat ng pangako ni Mina tsaka ni Alden sa ating lahat hanggat wala po silang mga salitang binibitawan na hindi na po namin tutuparin lahat ng pangako namin. Ngayon kasi, talagang lahat ng pangako at pagmamahal po na ipinakita ni Mina tsaka ni Alden sa isa't isa, yun lamang po ang ating panghahawakan pa. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.